ma talaga ako makamubon dito kay dito sa mga ano na ito eh. Alam niyo yung mga ginagawa niyong pag itong mga katulad dito na sila Amy Marcos, sila Tito Soto, sila itong mga dilawan. Yung pagkukundina niyo sa mga ginagawa na, halimbawa yung mga bubble na tinatawag niyan. Kasi basically yung mga yan, kasi ang ibig sabihin niyan, pagkakaintindi ko, yung activities ng isang lugar na nakapailalim sa bubble sa tinatawag is tuloy pa rin naman yung kanilang activities. Kaya lang, siyempre may mga alituntunin na dapat nila sundin. Kunyari, mayroong social distancing, mayroong pwede kang mag-mask, blah, blah, blah. Basically, nandun ka lang sa isang lugar na hindi ka pwedeng umalis doon. At ang sinasabi nila ay pinipigil nila yung kalayaan na mga lumabas. No? Kaya nga tinatawag na bubbles. Ibig sabihin doon, ay doon ka lang sa lugar na yun. Pero pwede mong ituloy yung mga ginagawa mo. Pwede ka magtrabaho doon sa lugar na yun. Halimbawa, mayroong mga taga-ibang lugar na pwede mo ipapakita mo yung kung bakit kailangan kang pumunta ron. Hindi na sasagkaan yung kalayaan mo. Kaya lang may mga alituntunin nga na medyo mahigpit. Ngayon ang punto ko dito, ganito. Kayong mga bumabatikos dyan sa ano niyan, alam niyo pa hindi kayo nakakatulong. Unang-una, nililito nyo yung tao. Ito yung sinasabi ng gobyerno. Kayo naman kinukontra nyo. So ngayon, yung mga tao, excuse me po, Mike Enriquez po, nililito nyo yung mga tao. Sasabihin ng gobyerno, ganito gawin nyo. Sasabihin naman itong oposisyon, huwag nyong gawin yan kasi bakit kayong gobyerno, bakit ganyan ang pinagagawin. Nagkakaroon tuloy ng confusion sa mga tao sa halip na sumunod sila sa gobyerno. Tumitigas ang ulo nila kasi nga kung ano-ano sinasabi nyo na bawal to, bakit yung pinipigilan yung tao, kawawa naman yung mahihirap. Kinukumpuse nyo yung utak ng mga mamamayan sa halip na sumunod yung mamamayan sa sinasabi ng gobyerno. Merong ibang mamamayan na ayaw sumunod at nagagalit tuloy sa gobyerno. Basically, ang ginagawa nyo rito, pinapagalit nyo yung mga tao, hindi tuloy sila sumusunod. Sa pag hindi nila pagsunod na yun, lalong lumalaki yung casualty o yung mga nagkakaroon ng sakit. Ayaw nyong manahimik. Kasi nasabi ko nga dito, dapat hayaan nyo kung ano yung ginagawa ng gobyerno. Hindi naman kayo taga-gobyerno eh. Mas alam ng mga taga-gobyerno kung ano gagawin nila doon sa lugar nila. Halimbawa, katulad mo, Senator Amy Marcos, anong kinamalayan mo doon sa lugar ng Quezon City? Hindi ka naman taga Quezon City, taga Ilocos ka. Hindi mo ano, yung mga lokal na official doon, yun ang mas nakakaalam doon kung anong gagawin nila doon sa constituent nila. Hindi kayo. Halimbawa ako, taga rito ako sa, halimbawa, dito ako sa Hokoran, dito ako sa mid-level. Pag sinabi niyo, I put this place in bubble, kaya ano ko. Ang ibig sabihin nun, hindi ako pwedeng umalis doon, pero pwede kong gumalaw. Nandun yung movement ko. Kaya lang, yung movement ko, merong separate restriction yan. Meron ako mga bagay na hindi pwedeng gawin, at may mga bagay ako pwedeng gawin. Para maiwasan yung paghawa-hawa. Kumbaga, kukumpine mo yung isang lugar. Ginagawa dito yan eh. Sa Hong Kong. Ila-lockdown nila isang lugar. Hindi ka pwedeng umalis niya sa lugar na yan. Pero pwede kang gumalaw. Pwede kang bumili. Pwede kang kung kailangan mong bumili ng ano. Pero merong mga ano yan. May mga rules. Ang ginagawa nitong mga taga-opposition. Dahil gusto nga nila sirain si Duterte. Pinapagalit nyo pa yung mga tao eh. Sasabihin nyo, kinukulong kayo ng gobyerno dyan, kawawa naman kayo. Ba't kukulong ng gobyerno ang mga kanilang mamamayan? Iniingatan nga eh. Tapos kayo, sulsul kayo ng sulsul. Hanggang sa magalit yung mga tao,
Eh, siyempre, aburido na yung mga tao. Susulsulan nyo pa. Sasabihin nyo, ganito ginagawa sa inyo. Hindi tama yung ginagawa niyong gobyerno. Siyempre, magagalit yung mga tao. Eh, nakatulong ba kayo nun? Ang tanong ko sa inyo. Katulad mo, Senator Aimee Marcos, katulad mo, Senator Soto, nakatulong ka ba? Hindi, nakasama ka. Pinapagalit nyo yung mga tao. Sa halip na sumunod yung mga tao, tumitigas yung ulo nila. Yung pagsuway nila sa gobyerno, lalong dumadami yung nahahawa kasi iba dyan tumatakas, iba. Yung mga ganong bagay ba, eh, tigilan nyo na yan. Hayaan yung gawin ng gobyerno kung ano yung nararapat. Eh, hindi naman pabaya yung gobyerno ni Duterte. Bakit gumagawa kayo ng isang bagay na eh, lalong ikalalala ng sitwasyon. Pinalalala niyo yung sitwasyon, hindi niyo pinagagaan. Pinagagalit niyo yung mamamayan doon sa lugar na naka-ECQ or naka-bubble or whatever you call that. Pinapagalit niyo yung tao dahil sa damumuliti ka kayo. Bakit hindi niyo hayaan yung gobyerno kung anong gusto nila? Pagka binabaril na ng gobyerno o sinasaksak na ng taga-gobyerno yung mga tao, saka kayo magsalita. Eh, problema sa inyo, sasabihin nyo nung magugutom. Eh, anong gagawin mo? Eh, ba't di tulungan nyo? Matindi na yung paninira nyo kay Duterte. Hindi na maganda. Nagkakaroon na ng casualty. Ang casualty dito, yung pag-iisip ng mga taong bayan. Nakukumpuse sila dahil sa mga kinokontra nyo, yung pinagagawa ng gobyerno. Sasabihin ng gobyerno, diyan ka lang, sasabihin nyo. O, oh, kayong pumayag na diyan ka lang, ba't kinakawawa kayo, bla bla bla. Panunulsul yan eh. Panunulsul yan para magalit sila sa gobyerno. Kay, basically, kay Duterte. So, anong motibo nyo diyan? Politika. Dahil sa pamumulitika nyo, hindi talaga matatapos yung mga pagdami ng mga nahahawa sa virus niya. Kasi nga, nagkakamayroon ng pag-iisip yung isang tao na suwayin yung inuutos ng gobyerno dahil sa inyo mga oposisyon. Binibigyan nyo sila ng idea na suwayin yung pinag-uutos ng gobyerno, which is para sa kanila naman yon. Eh kayo, sulsulang kayo na sulsulang, lamang kayong ginagawa. Ikaw Soto, ikaw Aimee Marcos, kayong mga Dilawan, ikaw Lacson. Ano bang, yun ba naman eh, tumulong kayo, mamigay kayo ng pagkain, mamigay kayo ng ayuda, at hayaan yung gawin ng gobyerno kung ano yung gusto nila. Hindi naman masama yung ginagawa eh. Anong masama doon kung lockdown yung isang lugar para hindi na mag-spread yung virus. Eh, nangyayari nga, kaya nga nag-i-spread eh. Yung iba ayaw sumunod. Bakit ayaw nila sumunod? Eh, dahil sa inyo. Sinusulsulan nyo. Okay, sulsul.